dahil sa mga Lodi, welcome po sa ating Muntin Channel. So, naghahanap ba kayo guys ng free-to-play na play-to-earn game na pwede kayong kumita kahit wala kayong ini-invest? So, itong re-reviewin natin na NFT game, according to their white paper guys, pwede po tayong magka-NFTs dito just by playing this game. Oh my God! So, share ko sa inyo guys yung information about that. Sisilipin din natin guys yung kanilang white paper and titingnan din natin yung kanilang gameplay. So kung ready na kayo guys, silipin po natin itong Wizard. So ang pinaka gameplay nito guys, katulad siya nung game na Worms, yung game na meron kayo doon mga kanyon, meron kayong mga bazooka, meron mga dinamita, eh nagpapatayang kayo doon ng other players. So ang ganda ng laro na yan guys kasi nawawasak yung map and talagang kailangan doon marunong ka mag-strategize, marunong kang dumiskarte. So dito sa wizard guys, gagamit tayo dito ng tatlong wizards. So by default, meron tayo dyan tatlong non-NFT na wizards na magagamit. Pero syempre guys, huwag tayo masyado mag-expect dahil yan po ay mga free non-NFT, so medyo mahina lang po sila. Sa experience ko naman guys, kahit I'm using a non-NFT na wizards, eh na-enjoy ko naman po talaga yung game. Bawat wizard guys, meron yan mga unique skills, kaya suggestion ko guys, kung bibili kayo ng NFT sa marketplace, eh tignan nyo mabuti yung kanilang mga skills. So yung action dito guys ay turn-based. So ang pinaka main goal natin dito guys ay mapatay natin or maubos natin yung wizards ng opponent natin. Pagdating sa gameplay guys, very simple lang talaga siya, pero kung nalaro nyo yung Worm guys, talagang babalik yung nostalgic feeling. And kahit ganito lang siya ka-simple guys and ganito kadali, eh talagang super ma-enjoy mo siya and talagang magagamit dito yung inyong mga brain cells. So konting trivia lang muna tayo guys. So alam nyo ba na yung team behind this project, eh hindi po sila nag-mint ng kanilang mga NFTs. So bihirang-bihira mangyari yan guys, kadalasan nga yung mga dev team nasa kanila yung mga super mamahal na mga NFT. So dito sa Wizard, wala po silang ganun. And hinayaan po nila na yung community lang po ang makapag-mint ng mga NFTs. Another trivia guys, medyo mahirap na nagsimula sila sa project na to kasi kababagsak po nun ng crypto at ng mga NFT projects. Pero kung titingnan nyo guys, andito pa rin sila, buhay pa rin po, and patuloy nilang in-upgrade yung kanilang game. Bago po natin silipin yung ibang information about this game, magpapasalamat po na po ako sa ating community. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta. Kung kayo naman po ay bago pa dito sa ating Munting Channel at gusto nyo pong suportahan, don't forget po to hit the like and subscribe button. So, meron tayong dalawang NFTs dito sa game. So, unang-una dyan yung mga Wizard NFTs. So, magagamit natin yan pang laban. Yan na po yung gagamitin natin pang bakbakan dito sa game. Next na NFT natin guys, yan naman po yung land. Very important din ng land NFT here kasi yan lang yung only way para makapag-breed tayo ng NFTs. Ang maganda pa dyan guys sa land NFT, eh pwede po natin yan pa-rent. Therefore, makaka-earn tayo dyan ng passive income. May good news ako para sa ating mga free-to-play players. So, according here po sa kanilang white paper, maglaro lang tayo na maglaro guys and pwede tayo maka-earn dyan ng tokens. Yung tokens na ma-earn natin guys, pwede natin gamitin yan to upgrade our non-NFT wizards para maging NFTs. So alam nyo naman guys, pag naging NFTs na yan, pwede na natin yung ibenta sa marketplace. Pwede rin guys, i-farm natin hanggang makabuo tayo ng tatlong wizards na NFTs. Kasi guys, kapag meron tayong tatlong NFTs, pwede na po tayong sumali doon sa kanilang mga tournaments. But let's say gusto mo na agad kumita and hindi mo na kaya mag-farm na mag-farm and gusto mo bumili agad ng NFTs. So pwede kang pumunta dito sa kanilang marketplace. Ilalagay ko po yung link down below. So ang pinakamura dito right now guys, na nakikita ko is 44,000 ng kanilang tokens. So pwede tayong pumunta ng CoinGecko guys, makikita po natin dito nakalista yung kanilang token. So SCRL po yung pinaka initials ng kanilang token. Yung 44,000 guys na SCRL ay 496 pesos. So kung kailangan natin ng tatlong NFT, so magready po tayo ng around 1,500 pesos. So pag hinanap natin guys yung team behind this project, makikita po natin yung kanilang mga pictures and names sa kanilang website. And meron din guys information about them dito sa kanilang white paper. So right now nandito naman tayo sa kanilang website kung saan pwede tayo mag-breed ng NFTs. And again, dito makikita yung importance ng kanilang land.
Kasi guys, ang makakapag-breed lang po dito ay yung merong mga land. So, kailangan natin dito, ayan, dalawang NFT na wizards. And then, kailangan natin yung gitna, yung portal, yan po yung pinaka-land. Meron pa dito guys, mga additional tasks. So, pwede tayong pumunta sa page na to. And makikita natin dito guys, ang dami pa natin pwedeng gawin. And makaka-earn din po tayo dito ng rewards. Kung gusto niyo po maka-earn ng kanilang mga NFTs guys, meron silang mga events, meron silang mga pag-giveaways. Kaya make sure po to follow their socials. So super cool guys yung ginawa nila dito sa staking. So kailangan natin dito guys 100,000 nung kanilang token, 100,000 SCRL. So habang nagtatagal yung ating token na naka-stake, makakakuha tayo dito ng mga rewards. Let's say naka 15 days na tayo. So eto po yung mga pwede natin makuha ng rewards. Tapos habang tumatagal yan guys, iba't ibang rewards po yung makukuha natin. Meron dito sa first map, so up to 120 days guys, eto yung makukuha po natin. Nakakatuwa dito guys, mayroon pa silang mga maps dito para doon sa staking. And kung titignan nyo nga guys, magkakaiba po yung rewards dyan. Kaya very interesting yung ginawa nila dito pagdating sa kanilang staking. So summarize na natin guys yung mga na-observe natin dito sa game. So unang-una po dyan, free to play lang po ang game na to. So pwede muna po natin subukan bago talaga tayo mag-invest. Kaya nagustuhan natin guys, available po ito sa multiple platforms. So currently, pwede siya sa Android devices and pwede rin po sa desktop. In the future, pwede na rin po siya sa mga Apple devices. Third na nagustuhan natin guys, Dux naman po yung kanilang team. Available po yung kanilang information and mga pictures na malilinaw sa kanilang website and sa kanilang white paper. Isa pang nagustuhan natin guys, super cool yung ginawa nila sa staking. So meron tayong parang roadmap and habang tumatagal tayong naka-stake guys, mas marami tayong rewards na nakukuha dito sa game. And panghuli guys, eto na po yung pinaka-ultimate. So according sa kanilang white paper guys ha, kahit free to play player lang tayo, basta masipag tayo mag-farm, makaka-earn tayo ng tokens and pwede natin ma-convert yung mga non-NFT wizards natin into NFT. So that's very good kasi in the future kung masipag tayo mag-farm, pwede natin mabenta yung mga NFTs natin na yan. So that's it guys, yan po yung mga information na meron tayo about this project. Kapag meron pa po tayong narinig na update or news about this project, i-share ko po agad sa inyo. Thank you so much guys for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. Ingat po kayo, God bless and see you next time. Bye!